Hi mga Kabanerks! Welcome back sa aking YouTube channel. And finally guys, this is it! Sorry, may motor. Finally, this is it! Ito na, magkaroon na tayo ng first international travel again this year from our last trip sa Hong Kong and Macau noong July 2023. So ngayon, bago tayo pumunta sa main vlog ng ating travel vlog, as promised to you guys, mga previous vlogs ko na isasama ko kayo ngayong araw kung paano ko igayak or ipack ang aking things sa aking maleta at ano yung mga bagay-bagay na mga pinagdadadala ko, and para na rin magbigay ako ng tips sa inyo if you're a first time traveler. If you are new to my channel guys, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next travel vlogs natin. And huwag mo na rin kalimutan i-like itong video na to para naman ma-recommend to sa other viewers like you na nangangailangan ng tips kung paano nga ba mag-pack ng mga things if magkakaroon ka ng international travel. So I'll be honest, hindi ko alam kung paano sisimulan to. Ang daming bagay sa harap ko ngayon and hindi ko alam paano sisimulan, but ihuli na lang natin guys yung pag-arrange ko sa loob ng aking hand carry para medyo organized naman tong flow natin today. So simulan ko guys sa eto, gumagamit ako ng packing cube. So sa Shopee ko lang to na order guys, mga less than 200 pesos ata to. I'm not sure kung magkano yung exact amount niya, but ililink ko siya below kung saan ko siya nabili. Okay, but di ko na sure kung magkano yung price, but this is from Shopee. So itong packing cubes guys, hindi talaga ako gumagamit ito before. Nung unang travel ko, nakasiksik lang lahat ng gamit ko sa maleta. Pero nung mga sumunod na travel, nung nag-Singapore na ata, dun ko na nakuha yung tip na mas better if maggagamit ka ng packing cubes para controlled mo yung mga damit na dadalhin mo. Kasi nga naman, that should be planned ahead of time. Hindi yung kailangan dalhin mo yung buong wardrobe mo doon and baka kakuha pa siya ng kilo sa maleta mo. So, ma-over baggage ka pa. So, ayun. Mamaya, may laman na to mamaya pag i-arrange natin sa loob ng ating maleta. And, of course, isasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga laman ng mga per packing cube na ito. Okay? So, mamaya natin yan i-arrange. But, this is from Shopee. Packing cube. I-next na natin itong toiletries. Ayan. So, since pinrepair ko na to kanina guys, bago ako mag-start mag-shoot. So, pinrepair ko na yung mga laman nito para hindi tayo kumain ng oras. So, dito sa bag na to, ang nilalaman nito is yung mga toiletries ko, tapos mga medicines and anything personal care na kailangan ko. So, bubuksan ko siya sa harap nyo guys and i-discuss kung ano tong mga laman nito. So, nakuha ko lang ito or nabili ko tong itong bag na to, bag itself, sa Landmark. So, marami naman no, mga less than 200 pesos lang din to guys. And ganito siya i-open. Wait lang. Ayan. Ito ang loob ng aking toiletry bag. Ayan. So, ito. Pin-repair ko na yan guys. Pero may mga kulang pa rin ako dito. Hindi pa kasi ako nakakuha pa grocery ulit. And wala akong stock available. And hindi ko pa naman alis tomorrow. So, may time pa ako para mag-grocery. So, going back. So, sa aking toiletry bag guys. Dito sa unang zipper niya. Ayan. So, meron akong cotton pads, ayan, for my toner. And meron tayong mga parang toothpick here. Alam ko ito English term, the toothpick, kasi since may braces tayo, kailangan ko niyan na may ganyan ako palagi sa bag ko. And meron din akong dinalang katingko. Ay, not katingko. I mean, salon pass rather. So it's a must since medyo umiedad-edad na tayo. So para every after gala natin, habang nasa hotel, habang papahinga, ipatsi-patsi lang natin yung sakdawan natin para the next day, meron na naman tayong energy. And, the second zipper, guys, is meron ako ditong eye drop. Ayan. Ano siya, hindi, itong eye drop na to na color blue is hindi siya yung pang sore eyes. Parang pang moist lang. Ayun o, for tired and dry eyes. So, nabili ko lang to sa Watson's. Expiration niya, October pa naman of this year. So, meron pa siyang kalahating laman. So, kailangan ko to guys kasi minsan yung mata ko nagda-dry siya. Siguro sa hangin ng ibang bansa. So, kailangan ko magpatakplas na kasalamin pa ako. So, ayan. For our health.
And meron din tayong mouthwash here. So, binili ko pa ito last week. And nakita ko lang stock, so dadalhin ko na rin. If ever may makain tayong mga malalansa, tapos wala tayong time ng toothbrush. So, ano lang siya. Mouthwash lang. And lunok after. So, ayun yung second zipper natin sa ating toiletry bag. And sa third zipper, guys, is mga medicine. Ayan. So, meron ako ditong Biogesic paracetamol. Meron din akong Diatabs. And meron din tayong Buscopan. Ayan. So, ang dami niya. So, kasi recently, ito yung latest discovery ko, guys. Nung nagbagyo kami, mabilis tamaan ng kung anong meron ng chan ko na humihilab siya, na kung ano, hindi ko alam kung anong nararamdaman, wala naman akong kinain that time. So, sabi ng parents ko, moving forward, if magta-travel ako, make sure ko daw na meron akong dalang mga medicines like yun nga, yung Buscopan and Diatabs, kasi naka-help naman siya talaga sa akin that moment. So, sa mga nakapanood ng Baguio vlogs ko and explain ko yan, kaya tayo meron tayong medicines here. So, dadalhin ko yan, guys, everyday. Kapag gagala kami, hindi ko lang siya iiwan dito sa toiletry bag. And ang nasa pinakang baba natin, guys, meron tayong toothpaste. Ayan. So, nagtataka kayo bakit ang laki-laki ng toothpaste ko. Eh, bawal to sa hand care, yung mga ganito kalalaki. So, ang ako kasi, guys, kapag kami nagtatravel na may check-in baggage kaming kasama, so, okay lang naman yung magdala sa aming malalaking ganyan kasi isasama ko to sa check-in baggage ko. Hindi ko siya ilalagay sa hand carry. So, mamaya ko na-explain further kapag in-arrange natin sila sa bag ko or dun sa hand carry ko. Okay? So, meron din tayong maliliit na bote dyan. Ayan. In-introduce ko na sa inyo sa isa kong vlog. So, itong unang bottle, guys, is for my shampoo. Kaso, wala pa siyang laman ngayon kasi naubusan na ako ng shampoo for good for 2 days na lang siguro yun nandyan. So, kailangan ko munang bumili. And ito nga sa pangalo is lotion. Ito. Ayan, lotion yan, guys. And then yung pangatlo is alcohol. So, of course, since hindi pa rin tapos ang pandemic or nakasanay na natin na may alcohol palagi. So, dinamay ko ng alcohol dyan. Tapos, ito is yung ating toner. So, yung master toner cleanser ba tawag doon. So, dun sanay kasi yung balat ko. And yun lang yung skincare ko, guys. Wala akong masyadong ibang skincare. So, kaya makikita nyo ito lang talaga yung buong contents ng aking toiletries. Tapos, itong last bottle na to, lalagyan ko siya ng tawa. So, hindi ako fan ng deodorant, yung mga roll-on, kasi nakakaitim daw ng kilikili. Since nung nag-start ako maglagay ng something sa kilikili ko, tawas na yung kinalakihan ko, kaya hindi maitim ang kilikili ko dahil sa tawas. So, wala pa rin akong stock. So, kaya bibili muna ako. So, madali lang naman yan. Ilalagay ko lang naman sila once meron akong available na mga product na panglagay sa kanila. And meron din tayong pang-ahit. So, manual ahit lang tayo dyan. Ayan. Manual ahit. Kasi ang bilis tumubo ng ating mga facial hair. And of course pala yung sabunan natin, ito. Kasi yan dyan, ginagayan ko lang siya dyan. And wala pa tong laman, guys, kasi wala pa rin akong stock ng sabon. Naubusan na rin ako. Ang meron ako dito is yung liquid. Ang kailangan ko is yung bar soap. And ang sabon to, guys, is yung Dove, yung color brown. So that's it. So that's our toiletry bag. So mamaya, magdyan lang kayo. I-explain ko kung paano natin ito ilalagay sa ating maleta. So, up next, guys, na igagayak natin is, of course, yung ating mga dokumento, mga passport. Though, hindi ko pa napapaprint yung mga documents ko na like COE, itinerary, mga tickets, etc. So, madali lang nga isusuot ko na lang sila. So, by the way, ito pala, guys, yung dati kong dinadala. Simula nung nag-travel ako, sa Shopee ko na ito binili. And ito yung ginagawan ko ng ito, ang ginagawa ko na sa kanya yun is dito ko ni-stack yung mga MRT cards na nakuha ko from my previous trip. So this is rapid card ng Malaysia. This one naman is Singapore Tourist Pass ng Singapore. And Octopus card ng Hong Kong. And ito yung same, anong tawag dito? Basta MTR card na MRT card ng Taiwan. Ayan, ayan siya, guys. Oh. Ito is nung 2019 ko pa, parang 10 years ata expiration nito. Kaya pwede ko pa siyang gamitin at may load pa siya. So, ayan siya. So, dito nakatago ang aking mga, ayan, mga cards, mga MRT cards, mga SIM cards na mga pinagbibili namin. And yung mga sobrang barya.
mga coins ng mga bansang napuntahan ko. Ayan. Ayan sila. Ito pa. Ayan. Kasi, guys, sa mga first-timer dyan, hindi nyo po mapapapalitan ang mga coins. Dito sa Pilipinas, ang tinatanggap lang nila is yung mga papel. Perang papel ng mga bansang pinuntahan mo. Never silang nagpalit ng coin. So, itago mo na lang if ever plano mong bumalik or if ever may chance ka na bumalik dun sa bansang pinuntahan mo ng may mga coins ka. And dito rin nakalagay yung aking passport. Ayan, para madaling hanapin. So, passport ko and yung yellow card. Kasi hindi na naman to kailangan. Pero nagpagawa na rin kami kasi for the hype. Hindi, joke lang. Kasi kinailangan daw before nung nag-start na mag-open ang ibang country nang hihingi sila ng mga yellow card. Pero since nag-Singapore kami, yun yung first travel namin after pandemic, hindi naman to hinana. Pero, ayan, at least meron na rin akong yellow card. And by the way, hindi na to yung gagamitin ko. Paiiwan ko na lang to sa bahay. Kasi ang laki-laki niya. And ang dami niyang laman. So, sayang din naman yung bigat ito kung dadagin ko pa. So, kukunin ko lang yung passport ko at yung yellow card. And meron kasi akong nabili last time sa Hong Kong, sa Ngong Ping. Ito, nakita namin to. Ayan, so magagamit ko na siya ngayon. Isa siyang, ayan, meron pa siyang pa holder dyan. So, isa siyang ganyan, parang wallet na malaki. Ayan, kasyang-kasya mga documents here, like yung passport. Ayan, yung yellow card natin, tapos yung company ID. Wait lang, kunin ko lang. Then, yung company ID natin, kasi baka hingin ng immigration officer. Kasya yan dito. And, yung mga ibang documents na ipapaprint ko pa sa isang araw. So, dito ko lang sila ilalagay. And, para isang hawakan lang. Isang, para hindi magkagulo sa pag nasa immigration na. So, ayan. So, na-organize ko na siya. So, sasangatan ko na yung mga papeles na kailangan ko bago umalis. Next, guys, is ating mga charger. Ayan. So, ito, ayan, hard case cover. Galing to kay L. Galing to sa company nila. So, nahiningi ko lang sa kanya kasi di namin na kailangan. So, this is a hard case, guys. So, ano siya? Charging cable organizer or anything that you can do with these things inside. Pero, for me, for charging cable organizer na talaga. So, andito na yung cable, guys, na ito yung extra na nabili ko sa Singapore. Inakala ko naiwan ko yung charging cable ng DJI natin. Kaya napabili ako ng $10. So, ayan siya. Buhay pa siya. Andito pa siya. So, nandito lang siya nakalagay sa hard case cover na ito. So, makikita niyo sa Shopee. Alam ko bigat sa Shopee. Ilagay niyo lang na mga charger organizer or hard case organizer. So, ito siya. And saan yung ibang cable ko dito? But ito na lang. So wait lang, kunin ko lang yung ating DJI kasi ito, naka-separate box yung DJI natin. So di ko nadadalhin itong lalagyan. Ang bigat-bigat pa niya. So kukunin lang natin si charging cable niya. Ito. Kukunin lang natin to dito sa bag na to at ilinipat natin siya here. Kay bagong organizer. Wait lang. Yan. And then, yung charging iPhone charger ko. So, hindi pa nung kaalis. So, dyan na lang muna siya. Madali lang naman ishoot yan dito. Ayan. So, wala siyang masyadong laman. More on charger lang to. Ay, wait lang. Ito pa pala. Andito yung ating another hard case. Pero maliit lang. Andito yung ating tripod. Oops. Ito yung ating tripod sa ating DJI. And andito rin yung mga connector ni DJI. Ayan, for Android and iOS. And andito rin yung mga memory cards natin. Ayan, meron akong tatlong extra memory card. And yung isa is andun na sa DJI mismo. So, andito lang siya nakalagay sa maliit na bag para organized tayo. Okay? Hindi natin bitbitin itong malaking, ay wait lang. Hindi natin bitbitin itong malaking bag ni DJI. So, nabili ko lang to guys sa Shopee, pero hindi ko siya dinadala. First, parang one time ko lang siya nadala nung sa Singapore, pero hindi ko na inulit kasi ang bigat niya. Sayang sa space. So, since meron tayong charger organizer, so dito lang natin siya ilalagay. And itong mga susi pala guys, ayan. So, ito yung mga susi ng ating mga pang padlock sa maleta. So, hindi ako nagre-rely doon sa mismong lock ng ating maleta.
So meron ako mga ganito kaliliit na padlock. Parang tatlo to, ba't dalawa na lang nandito? So hanapin ko na lang. So inilalock namin yung aming mga baggage kasi minsan kayang tanggalin, madaling tanggalin yung mga awan. Hindi ko basta di ako nag-realize sa padlock, sa ziplock or sa lock ng maleta. Kaya meron akong padlock. Okay? So and ay wait lang, ito pa pala yung sa chart sa power bank natin. So this is Anker power bank. I believe 20,000 mAh ba tawag doon. Wait lang. Ayun, 20k mAh siya. 20k yung capacity nito. So this is Anker, guys. Parang 2,500 pesos to and maganda siya, guys. Meron na siyang dalawang USB-A. Ayan, and then meron din pang USB-C. USB-C ba tawag dito? Yes, ayan. And ito yung indicator light niya. So, kailangan ko na rin pala siyang i-charge. So, dalawang bar na lang siya. So, kunin ko lang yung adapter niya or yung cable. And isasama na rin natin siya sa ating charging cable organizer. Ayan, nandito na sila lahat. Para madaling hanapin. So, tapos na natin, tapos ko na ipakita sa inyo or tapos ko na i-arrange sa harap niyo or i-organize yung mga toiletry bag ko, yung pang-personal things ko, mga documents, IDs, tapos yung mga charging cable natin. So, ngayon, pin-repair ko na rin tong mga nasa yung mga packing cubes. Ayan, may mga laman na sila, guys. Ayan. So, hindi pa siya kompleto, guys. So, itong malaking to, guys, dito ko naka-designate yung mga shorts and pants. So, may dalawang shorts na ako here. Isang pantulog at isa kong panggala. Pero yung dalawa na isa kong pants na pang departure at saka isang short na panggala is nandoon pa. Nasa labahan pa. So, madali lang naman siya. Ilalagay ko lang siya dito. So, technically, meron akong dalang 1, 2, 3. Meron akong 4 pieces ng bottom. So, shorts and pants na yun. Dito sila sa malaki. And sa kasunod na size ng packing cube natin, guys, is yung mga tops ko. Okay? So, meron ako ditong 5 tops, including yung departure na sasuotin ko, yung pag-alis mula Manila to papuntang bansang pupuntahan namin. So, andito siya. So, 5 pieces yung tops sa dala ko. So, again, 4 bottoms, 5 tops. And dito sa maliit na packing cube natin is andito yung dalawa kong extra shirt na pang tulog, pang hotel sa ilalim, and yung undergarment ko, and maglalagay pa ako ng socks here. So meron lang akong tatlong pieces na underwear na dala. Okay, so again, yung sa bottoms ko 4 pieces, tops ko is 5, and then yung pantulog natin is dalawang shirt, and then undergarments natin tatlo, and tatlong, maghahanapin ko pa yung tatlong medyas ko na pang aesthetic natin para meron tayong OOTD sa ating mga pictures. So, and then yung extra na nasa packing cubes, itong tatlong bag na to, so may tatlo pa siyang extra. So normally ginagawa ko dito is pang laundry. Okay? Yung mga laundry, yung mga nasuot ko na. Pero yung mga hindi ko, or minsan yung mga hindi ko nasuot, sila yung nilalagay ko dito para hindi sila mahalo doon sa mga nasuot na, kasi open siya, open yung harap niya, nakanet. Eh, ito closed siya. So, yun lang naman yung purpose na itong extra bag na to. Kasi naman sila magkakasya dito lahat. Okay? So, I think na pakita ko na sa inyo kung paano ko inorganize. So, yun lang yung mga dinadala ko, guys. Ang ating toiletries, aking mga personal, for personal things, mga documents, and then IDs, and then ang ating charging cable organizer, plus yung mga packing cubes na ilalagay rin sa maleta. So, ayan, ito na yung kasunod na ating gagawin. I-ready na natin sila sa ating maleta at sa backpack na ating gagamitin. So, unahin ko muna sa inyo ipakita yung sa aking backpack na gagamitin. So, ito po yung backpack na aking ginamit since noong nag Taiwan ata kami with Ishi and Diane and Elle. Ito yung ginamit ko na backpack. So, maliit lang siya na backpack, guys, that will fit under my seat. And this trip, guys, hindi ko na dadalhin yung shoulder bag patawag or body bag na color green. Kasi baka yung sa inyo nagsasawa na lagi yun ang ginagamit ko. So, mag-stick na lang ako sa backpack ko. And nung last Hong Kong namin, hindi siya counted eh. I mean, counted siya as isang bag. So, pinapasok siya dito sa backpack ko. So,
might as well loko na lang dalhin. So ito po yung backpack natin. So maliit lang yan, guys. Okay? And my tip, guys, if magdadala ka ng backpack, wag mo na siyang lagyan ng mga damit. Okay? Kasi on my personal perspective, guys, kung paano ko to nilalagyan. So normally, ang nilalagay ko lang sa backpack na dala ko is yung charger cable organizer. Ayan. And documents. Ayan, yung mga papeles. And power bank, kasi since bawal siya sa check-in. Ayan, shoot din siya dito sa bag. And magdadala rin tayo ng face mask. Ayan. Kasi may mga airlines na nag-require na naka-face mask. And ang ating DJI. Ayan. So technically, ano lang, ito lang issues ko sa loob. And ito, hawak ko lang siya during the whole trip. So yun lang po yung laman ng aking backpack. Ayan. So sa mga nagtatanong dyan, naka-receive ako ng ilang comments sa mga previous vlogs ko. Nakita yung backpack ko. Sabi nila, bawal daw backpack, but burn akong backpack. So yes po, alam ko bawal ang backpack. Pero if ito lang naman yung laman ng backpack ko, ayan lang. Eh, hindi naman siya ganun masyado kakilo or hindi siya kakain ng kilo kasi this is just personal things. And again, hindi ako naglalagay ng damit sa aking backpack kasi nga alam ko na isasama nila yung sa kilo. So, ayan. And then dapat yung backpack is kasha lang sa under the seat ng iyong plane. So, seat mo sa plane, rather. So, ayan lang guys. Yan lang yung laman ng aking bag. And then may pa keychain tayo dyan. Ayan, may pa martini keychain. So, that's our identification na ang bag na ito belongs to. Ayan. So, yun lang po yung laman ng aking backpack. So, next. Next natin, na i-organize is, or i-arrange na natin siya sa ating hand carry. Ayan, ito po yung hand carry natin. Nabili ko lang ito sa SM. Travel Basic ang brand na ito. So, hindi siya ganun kamahal. So, mag-abang-abang lang din kayo ng mga sale sa, lala sa SM. Ayan. So, ito siya guys. Ayan lang siya kaliit. I believe na-share ko yung size nito sa isa kong vlog. And, meron din akong pa-keychain yan here. Ayan. So, open natin. Ayan guys, wala pa siyang laman. Ayan. And, ang meron pala dito is, ito, extra bags. So, pwede siyang lalagyan ng chinelas ko. Pero hindi ko siya ilalagay dito sa check-in baggage ko siya ilalagay. So, dito ko lang tinambak. But, this is the inside of my hand carry. So, ayan. I-arrange siya natin ng ating hand carry. So, ayan. By the way guys, for hand carry guys, napansin ko kasi sa last trip ko with my sister and her friends, ganito yung itsura ng maleta nila, pero nilagyan din nila yung side na ito at saka ito, kaya ang bigat knowing na ang allowance lang ng mga airline is, or most airlines sa Philippines, sa Cebu Pacific, Air Asia, 7 kilos lang yung allowance. So if lalagyan mo tong kabilang side and lalagyan mo itong kabilang side na ito, wala na. So sobra ka na sa 7 kilos. So ako, simula na nag-travel ako, hindi ko talaga nilalagyan tong kabilang side. And nililive as open ko lang tong zipper na ito. And dito lang ako nakafocus maglagay ng gamit dito. Dito sa may pa-belt na ito. So, ayun guys, yung isang tip kasi yung ibang mistake is akala nila kailangan mong punuin itong both sides na ito. Ito, pang takip lang talagang silbi nito sa akin. Okay? Pero kung i-check-in mo naman yung hand carry mo, go lang. Ipasok mo lang dyan lahat. Pero if literal na hand carry lang yung gagamitin mo, ayaw mo i-check-in, my tip is huwag mong lagyan yung kabilang side, pang cover mo lang talaga siya. And dito ka lang mag-focus maglagay ng gamit. Okay? So, lagay muna natin ang pinakamalaki. So, ang nasa ilalim niyan is itong pinakamalaking packing cube. So, ayan. Andito na siya sa ilalim. Ayan. Sorry, wala tayong space. Kaya, ayan. Ano yung effort ko lapakit sa inyo sa camera. So, ayan na yung packing cube na malaki na may for shorts and pants. Ito siya. Ayan. So, siya yung nasa pinakailalim. And then, yung may mga tops natin, mga t-shirts. Ayan. OOTD. So, siya yung nasa, andito siya sa babang part. Di ba, pag nakatayo yung maleta, andito siya. So, ito yung mga shorts. Ito yung mga damit. And then, sa ibabaw niyan is yung ating pantulog and yung undergarment. So, ito lang siya sa taas. And, wait lang. I-bebelt ko lang siya.
And that's it. So, ayan lang siya, guys, 'di ba? Mas madali siyang i-organize if naka-packing cubes ka as compared na, wait lang. Sorry, OC kasi ako. As compared na ipag-shoot mo lang siya sa loob ng maleta. So, might as well mag-packing cubes ka na lang din. Ayan, oh. Ayan siya. So, ayan lang talaga yung laman ng maleta natin, guys. In 7 kilos lang ang allowed. Ayan. And hindi ko napupunuin itong kabilang side na ito. Okay, not unless i-check in ko ito. So, alam ko pwede yung payong eh. So, wait lang. Ito guys, pala. Meron din akong payong. So, since minsan umuulan sobrang init. So, nakahanap ako ng payong na maliit. Ayun, no? Ang liit lang guys. Kasi sa kamay ko and my case pa siya. So, sa TikTok shop naman to. Alam ko mga kalatadol, alagay mo lang ano, small umbrella. So, ayan siya. Pang solo lang to guys. Tignan nyo. Oh, hindi, di ko na i-open. Basta pang solo lang siya guys. Pang solo lang talaga sa'yo lang. Ikaw lang yung kasya sa loob ng shade ng pine na ito. And dito ko na rin siya ilalagay sa hand carry. Kasi nung last time nung nag-Malaysia at Singapore kami, may dala kaming payong. Nasa hand carry lang siya. Di naman siya pinatanggal. Okay, kasi nga maliit lang siya eh. So, ayan. Ayan lang siya. Andun lang yung payong sa gilid guys. Ito. Ito lang yung payong natin. Okay, and then, let's close our baggage. Or let's close our hand carry. Ay, wait. Iwan ko pala. Ito. Naiwan ko pang laundry. Isusup lang. Isusup ko lang naman yung dito sa loob. And... and that's it guys. So, ayan na yung ating hand carry. Ready na siya. So, yun lang yung laman ng ating hand carry. And, nagtataka kayo guys kung saan ko ilalagay itong toiletries. Okay? So, again, sabi ko kanina, every time na may travel kami, kapag may check-in baggage kami, ang rule ko sa mga kasama ko, yung mga toiletries nyo, blower, hair dryer, doon sa check-in baggage isasama kasi nga, limited baggage or limited allowance lang yung available sa hand carry. And hindi mo rin siya dalhin dito. Hindi mo rin siya pwedeng isuksok dito sa backpack mo kasi these two guys, isang magkasama sila sa 7 kilos. Hindi siya kabukod. Okay, yun yung rules ng airline. 7 kilos in total including any bags na kasama na makita nila na nasa katawan mo. So kaya nga ito lang yung laman ng bag ko para at least if ever kung kasama sa kilo, alisin ko lang yung power bank. Since yung power bank lang naman yung pinakamabigat dito, kapag sinama nyo siya dito, hindi siya masyadong kakain ng kilo. Okay? Pero if may budget ka naman, if gusto mong i-check in din to, go ahead, check in mo. That's it guys! So that's how I pack my things and what are the contents of the things that I am bringing with me. So, ayun, sana may nakuha kayong tip. Or may natutunan kayo sa vlog na ito. And if you have any further questions, guys, don't be shy. Mag-comment ka lang dyan sa baba. And ma-notify naman ako. Tapos sasagutin ko sa abot na aking makakaya. So, sa info or knowledge na meron ako, i-share ko sa inyo. So, ayun lang, guys. So, thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-pack ng aking mga gagamitin sa magiging first international travel natin this 2024. And sana if nagustuhan niyo tong vlog na to, i-like niyo lang siya guys, i-share niyo para at least dumami yung like counts niya and ma-recommend itong vlog na to sa mga other viewers na nangangailangan ng tulong sa paano nga ba mag-pack ng 7 kilos hand carry and ano yung mga tips and tricks. Actually, wala namang tricks na nabigay. So, ayun lang guys for today. Thank you so much sa pagsama. Again, this is Martini TV. If you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para update ka sa mga next travel vlogs ko. And follow nyo rin ako sa mga social media platforms ko na nandyan sa screen, sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook page, and my personal accounts naman is makikita nyo rin doon. So, i-follow nyo lang ako guys. And again, this is Martini guys. Bye! And see you sa ating first international vlog.